Drake's POV. Ako lang mag-isa dito sa kondo ko. Wala si Mian dahil doon siya natulog sa bahay nila Cassandra. Maaga akong gumising dahil ngayon ang araw ng kasal ni na Cassandra at Thor. Nagayos ako ng sarili ko. Pagkatapos ko magbihis ay nagmaneho na ako papunta sa venue. Garden wedding ang napili nilang team. Nakarating ako doon at marami na rin ang mga bisitang naroon. Umupo lang ako sa tabi. Dahil hindi naman ako kasali sa mga maglalakad. Napiling maid of honor si Cassandra si Mian. Kaya sabay sila mamaya. Isang araw at gabi ko pa lang siyang hindi nakita ay sobrang miss ko na siya. Hindi ko na talaga kaya na mawala pa siya sa akin. Kahit madalas ay galit siya at paiba-iba ang mood niya nitong nakaraan hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Nagsimula ng seremonya noong lumabas si Mian pakaramdam ko. Tumigil ang mundo ko. Hindi siyang ikakasal pero para siyang diwata dahil ang ganda niya, sobrang ganda niya talaga. Kuya, kumurap ka naman. Alalahanin mo, hindi ikaw ang ikakasal. Pangasar sa akin ni Leon. Panira ka talaga. Doon ka sa Carmen mo tumingin, huwag sa langga ko. Pagkasabi ko ay umasim kagad ang mukha niya at hindi na sumagot sa akin. Ngumiti naman ang langga ko, kaya nabibingin na naman ako sa lakas ng kabog ng puso ko. Minitian ko siya pabalik, parang gusto ko na siyang itali din sa akin para wala nang kawala pa. Masaya ako sa kaibigan ko. Malaking parte si Cassandra ng pagbabago ko in the past 3 years. Wala akong kahit na anong pinanghihinayangan na nararamdaman. Buong akala ko'y mahal na mahal ko si Cassandra, pero nang dumating si Mian ay sa kanya ko naramdaman ang sobrang pagmamahal. To the point na kahit walang matira sa akin, basta siya, binigay kong 100% ng puso ko sa kanya. Patuloy yung kasiyahan at kasalukuyan kaming magkatabi ni Mian. You look perfect lang ga, bulong ko sa kanya. Ikaw din po baby, balik na sabi niya sa akin. Kasama namin sa table si inay, lumuwas kasi ito dahil gusto ni Cassandra na makompleto ang lahat. Masayang nagkakwentuhan si mommy tang inay niya, magkasundo ang dalawa. Kumain muna kamit kitang kita kung nag-enjoy ito. Natigil lang ito nang tawagin siya para magbigay ng mensahe kay Cassandra. Inalalayan ko naman ito papunta sa harapan. Kitang-kita kong ngiti ni Cassandra. Kaya ramdam ko na may sekreto tong dalawa. Ate Cassandra at Kuya Thor, congratulations po. Masaya ako para sa inyo. Short message lang ay binigyan niya dahil may pa-warning si Cassandra na ayaw niya ng drama. Nagkakasiyahan na dahil ihahagis na ni Cassandra ang bulaklak. Ang ibang girls ay excited na, pero si Mian busy siya sa pagkain niya. Hindi siya pumunta sa harapan. 1, 2, 3! Sigaw ni Cassandra sabay hagis ng bulaklak. Gulat na gulat kami dahil kay Mian napunta ang bulaklak. Sakto pang nasa bibig niya ang kutsara. Natuwa naman kami sa reaksyon niya kasi halatang gulat na gulat siya. Mian, ikaw nang susunod sabi sa kanya ng mga kakilala namin. Tanging ngiti lang ang sinagot ni Mian sa kanila. Kaya lumapit ako para yakapin siya kasi alam kong nahihiya siya. I love you langga. Don't be shy and ganda-ganda mo. Nakangiti kong sabi sa kanya. Nakakahiya kasi baby, wrong timing naman kasi. Bakit habang kumakain pa ako? Hindi na nga ako sumali doon pero sa akin pa rin napunta. Nakangusong bulalas niya. Pinisil ko naman ang pisngi niya dahil ang cute niya. Tinawag na lahat ng single na lalaki, kaya lumapit na lahat, syempre hindi ako magpapahuli. Ayoko na ibang magsusuot ng garter sa legs ni Mian. Siloso akong tao. Inihagis na ni Thor ang garter at papunta ito sa direction ko. Kaya inabangan ko ng mahawakan ko, tinagulat ako dahil nakahawak din sa kabilang ulupong. Pareho kami napatitik sa isa't isa. Lumakas ang kantsawa nila. Oh, ikaw na naman Drix. Sana naman this time matuloy na. Pangaasar sa akin ng isa sa mga bago kong kaibigan. Kita mo yung nagpaubaya dati siya na ikinasal ngayon. Segunda pa ni Rico, kaya sinamaan ko siya ng tingin. Asik ko sa kanila. So ano gusto nila, hayaan kong ulupong na to na hawakan ng girlfriend ko? Never. Nakatayo lang kami, hawak pa rin namin ang garter. Tahimik lang kaming nakatayo at walang gustong magpatalo. Nakita kong tumayo si Mian at naglakad ito papalapit sa akin. Akala ko'y sa akin talaga siya dederecho, pero lumapit ko kay Chelsea, sabay bigay ng bulaklak. Automatic namang binitawan ng kamay ko ang garter kaya hawak ito ngayon ng ulupong.
habang gulat na gulat at hindi makapaniwala sa ginawa ng langga ko. Ang galing talaga ng langga ko, si Chelsea naman ay nakayuko dahil nahihiya. Sa tingin ko'y may alam itong girlfriend kaya ginawa niya yon. Pabalik na ito kaya sinalubong ko siya at ni Yaya sa upuan namin. Ang galing mo langga, I love you. Pinuri ko siya dahil talagang magaling siya. Tumawa lang ito't naglambing sa akin. Hayaan mo na yun, baby. Kasi may surprise ako sa'yo. Hayaan na natin si Chelsea. Nakangiting tura niya sa akin. What surprise, langga? Tanong ko sa kanya. Secret mo na ngayon, baby. Mamaya na lang. Sagot niya sa akin at kumain na naman siya. Langga, baka sumakit ang tiyan mo. Ang dami mong kinakain. Puna ako sa kanya. Hayaan mo lang siya, Drix. Baka nagugutom pa siya. Mahirap at baka magugutom yan. Tumatawang sabi ni inay. Let her eat what she wants, anak. Mahirap kapag humingi yan sa'yo nang wala dito. Segunda naman ni mommy. Hindi ko alam pero may laman ang mga sinasabi nila sa akin. Halos lahat kasi sila'y may laman ang sinasabi. Baby, pwede mo bang kunin sa pouch ko yung mini mirror ko? Utos niya sa akin. Ako naman ay binuksan kong pouch niya. Pero bago ko pa nahanap ang salamin, ay bumungad sa akin ng puting bagay na may nakasulat. Are you ready to be a daddy? Basa ko sa nakasulat sa pregnancy test na may nakalagay na positive. Hindi ako nakakilos at agad dahil nagulat talaga ako. Nilingon ko sila at lahat sila ay nakangiti sa akin. For real lang ga? Magiging daddy na ako? Hindi makapaniwala ang tanong ko sa kanya. Tumango ito sa akin habang paiyak na pero nakangiti pa rin. Ako naman ay lumapit sa kanya, tinalikan ko siya sa labi. Thank you lang ga. I love you. Masayang sabi ko sa kanya. Yes, magiging daddy na ako! Sigaw ko habang binuhat kong langga ko. Narinig ko naman ang pagbati sa amin ng mga tao. Kaya pala, kakaiba siya nitong mga nakaraan dahil sa buntis siya. Naguumapaw ang kasiyahan sa puso ko. Hinimas kong tiyan niya. Yumakap naman sa akin si Mian. Handa na ako. Handang-handa na maging daddy. Mian's POV. Pinaghandaan ko ang surprise ko kay Drix. Sa totoo lang, nahirapan pa ako. Wala pa sana kung balak ipaalam kay inay, pero nahuli niya ako na nagsusuka sa banyo, kaya napaamin ako nang wala sa oras. Nadulas din si inay kaya nasabi niya sa mami ni Drix. Magkasundo na kagad ang dalawa. Nalungkot din si tita nang malaman niya na nakunan ako noon. Pero masaya sila kasi magkakaapo na sila. Naisip ko tuloy ang baby ko. Pala ko siyang dalawin. Successful ang outcome ng ginawa ko dahil kitang-kita kong kasiyahan sa mga mata ni Drix. Nakahinga rin ako ng maluwag. Kaya pala nag-ibang ugali mo lang ga. Palagi ka kasing galit, sabi niya sa akin. Hindi ko naman gusto yun, baby. May mga times talaga na mabilis uminit ang ulo ko. Sad ko naman sa kanya. Sumakit ang ulo ko sa pink na kare-kare lang ga. Sad niya habang nakayakap sa akin. Sorry po, yun kasing gusto ni baby. Nakangusong sabi ko sa kanya. Nagulat ako dahil bigla na lang niya akong hinalikan. Hinawakan niyang tiyan ko at kinausap to. Baby, huwag mong pahirapan si mommy. Lalo ng daddy. Hindi ko mapigilan tumawa sa narinig ko mula sa kanya. Matapos ang kasal ni Ate Cassandra ay sumama si inay sa akin. Samantalang ang mommy ni Drix ay kasama naman niya. Hindi ko muna pinauwi si inay dahil nais ko siyang makasama. Inais ko na din ang schedule ko sa mga flights ko. Pinapag-resign na ako ni Drix dahil ayaw niyang maulit ang nakaraan. Okay naman niya sa akin dahil kahit ako'y ayoko nang may mangyaring hindi maganda sa baby ko. Ngayong araw ay pupunta kami ni inay sa mall para mamasyal. Balak ko rin siyang ibili ng mga damit. Kaunti lang kasi ng damit na dala niya. Pinapapili ko si inay ng mga gusto niya pero ayaw niyang kumuha kaya ako na lang ang kumuha para sa kanya. Eto po, nay, bagay sa inyong lambot at hindi mainit sa katawan. Masayang sabi ko sa kanya. Naku anak, wag na, may mga damit pa naman ako. Hindi ko to kailangan. Sad niya sa akin. Bahala ka nay, babayaran ko na to sa cashier. Sabi ko sa kanya, sabay bit-bit na mga damit. Pumila ako sa cashier. Nagtaka ako dahil hindi sumunod si inay kaya bumalik ako. Nabigla ako sa nakita ko dahil kausap ni inay yung lalaking na bunggukot kamukha ng papa ko. Lumapit ako sa kanila. Mian, tawag sa akin ni inay. Nanatili ako sa kinatatayuan ko habang ang paningin ko ay hindi ko inaalis sa lalaking nasa harapan ko ngayon.
Makoy, siya si Mary Ann, ang anak mo. Pakilala sa akin ni inay. Humakbang ito palapit sa akin, sabay yakap sa akin. Hindi ko napigilan ang luha ko at ang nararamdaman ko, niyakap ko pabalik ang papa ko. I'm sorry, anak. I'm so happy that finally nakilala na kita. Matagal ko kayong hinahanap, ang mama mo. Umiiyak na saad niya sa akin. Masaya din po ako dahil nakita ko po kayo ulit. Akala ko nagkamali lang ako dahil kamukha mong papa ko, pero ikaw pala talaga yon. Umiiyak na bulalas ko. Babawi ako sa inyo, anak, sa inyo ng inay mo. Masayang sabi niya sa akin, habang may luha sa mga mata niya. Pero papa, paano pamilya mo? Malungkot na tanong ko sa kanya. Ipapakilala kita sa kanila. Matutuwang lola mo kapag nakilala ka niya. Ang mahalaga, anak, nakita ko na kayo. Aayusin ko to, pangako. Habang sinasabi niya yon, ay kita ko sa mata niya ang sinseridad. Naikwento niya sa amin ang nangyari kung paano siya pinilit na magpakasal sa asawa niya. Gusto din niya akong ipakilala sa asawa niya. Pumayag naman si inay dahil mabuti daw yon para makilala kong kapatid ko. Hindi ko ipinaalam sa papa ko na buntis ako. Saka ko nasasabihin sa kanya kapag maayos na ang lahat. Niyaya din niya akong mag-dinner sa bahay nila bukas para ipakilala ako sa mga pinsan ko at sa iba pa raw naming kamag-anak. Sinabi ko rin isasama kong boyfriend ko dahil hindi si inay sasama. Hinatid niya kami sa condo unit ko. Saglit lang siya at umalis na rin siya kaagad. Masaya ako dahil tanggap ako ng papa ko na walang kahit anong pagdududa. Sumapit ang gabi, magkakasama kaming kumain nila Drix at ng mami niya. Masaya at puno ito ng kwentuhan. Kasalukuyan ako naghuhugas ng mga hugasin nang lumapit si Drix sa akin. Langga, narinig ko kay inay na nakita kayo ng papa mo. Nakangiting sabi niya sa akin. Oo baby, nakita kami. Bukas pala isasama kita sa dinner kasama ang pamilya niya. Okay lang ba sa'yo? Tanong ko sa kanya. Sure lang ga, sasamahan ko kay ni baby. Ako nang tatapos niyan lang ga. Tumabi naman ako para siya nang gumawa ng ginagawa ko. Hindi muna kami magkasama ngayon dahil nanditong mami niya kaya sa kondo ko ako natulog kasama si inay. Maaga ako natutulog dahil madalas ay inaantok ako palagi. Normal daw talaga ito kapag nagbubuntis. Bukas ng umaga ay may flight pa ako. Iyahatid din ako ni Drix pagpasok ko. Nakahiga ako ngayon sa kama ko nang tumunog ang phone ko. Hello baby, sagot ko kay Drix sa kabilang linya. Hello langga, matutulog ka na ba? Malambing na tanong niya sa akin. Hindi pa po baby kasi hinihintay kong tawag mo. Malambing na sabi ko sa kanya. I love you langga, matulog na kayo ni baby. Bawal kayong magpuyat. Malambing din na saad niya sa akin. I love you din po. Inaantok na rin ako. Good night. Inaantok, naturan ko sa kanya habang papikit-pikit ang mga mata ko. Hanggang sa ginapi na ako ng antok dahil na rin sobrang bigat na ng talukap ng mga mata ko. Kinabukasan ay maaga akong nagising kahit na inaantok pa ako. Sa buong biyahe namin papunta sa airport ay tulog ako. Pagdating namin sa airport ay ginising na niya ako. Baby, I love you. Ingat ka sa pag-drive. Nakangiting sabi ko. Call me if you need anything langga. Sabi niya sa akin na tinalikan niya ako. Nagpaalam na ako sa kanya at siya naman may sobrang daming paalala sa akin. Napapangiti na lang ako dahil para na talaga siyang tatay. Bagay sa kanya dahil soon isa na siyang ganap na daddy. Hindi ako nahihirapan dahil kasama ko si Chelsea at sinasalo niya kasi ang iba kong gawain. Kaya nahihiya ako at sinasaway ko siya pero hindi naman ito nakikinig sa akin. Naging mabait na rin ang mga kasama ko nang malaman nila na si Drix ang boyfriend ko at hindi si Captain. Alam na rin nila na malapit na ako mag-resign. Sumapit ang hapon at nakabalik na kami sa Manila. Sa airport na rin ako nagpalit ng damit ko para hindi na kami dadaan pa sa kondo. Paglabas ko'y sinalubong ako ni Drix. How is your flight langga? Tanong niya sa akin. Okay lang po baby, sagot ko sa kanya. Pumasok na rin kami sa kotse at nagsimula na siyang magmaneho papunta sa address ng bahay nila papa. Napansin ko rin ang pananahimik ni Drix habang nagmamaneho. Pagkarating namin ay sinalubong kagad kami ni papa. Hi anak, sumalubong sa akin ni papa. Good evening po papa, bati ko sa kanya. Good evening sir, binati rin ni Drix si papa. Good evening din sa'yo Drix, let's get inside. Pagyaya sa amin ni papa, nagulat ako dahil kilala niya si Drix. Hawak kamay kami ni Drix pumasok sa loob ng bahay.
Kung magandang labas, mas magandang loob ng bahay nila. Hindi mapagkakaila na mayaman sila, Papa. Habang papunta kami sa dining area ay kinakabahan ako nang hindi ko malaman ang dahilan. Pero marahil, kabado lang ako dahil makikilala ko ang pamilya ni Papa. Pumasok na kami sa dining area. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Nandito si Tricia. Mean, hindi makapaniwala ang sabi ni Tricia. Daddy, bakit nandito siya? And also you, Drix, bakit nandito ka? Tanong niya kay Papa at kay Drix. Because she's your sister, Tricia. Siya ang ipapakilala ko sa'yo. Nakangiti pa si Papa habang sinasabi yun. What? Did you do some DNA test to confirm? Inis na tanong nito kay Papa. I'm 100% sure that she's my daughter. May DNA ang tinura ni Papa. I'm sorry, Dad. Nabigla lang po ako. Sad niya kay Papa. By the way, welcome to the family, Mean. Nakangiting sad niya sa akin pero ramdam ko na hindi siya totoo sa akin. Hi, dear. Welcome to our family. I'm your dad's wife. Pakilala ng kamukha ni Tricia. Naalala ko na. Siya ang kasama ni Daddy noon sa mall. Thank you po. Nakangiting sabi ko sa kanya. Umupo na kami lahat para kumain. Katabi ko si Drix na ngayon ay hawak-hawak ang kamay ko. Ninitian niya ako para iparating na mag-relax lang ako. Pinisil ko naman ang kamay niya para malaman niya na ayos lang ako. Nagsimula na kaming kumain. Si Drix ang naglalagay ng pagkain ko. Tinatanong muna niya kung gusto ko ba. Hindi rin nakaligtas sa akin ang talim ng tingin ni Tricia. Tumigil lang ito na magsalita ang mommy niya. I didn't expect that you have a girlfriend, Drix. Akala ko kasi si Tricia ang nililigawan mo. Nakangiting sabi nito. Mom, saway ni Tricia dito. Tricia and I are friends, tita. Mean is my girlfriend. Kalmadong sagot ng boyfriend ko. I see. Sorry, iya ha. Akala ko kasi nagkakaintindihan sila ng anak ko. Biglang kausap nito sa akin. Okay lang po. Kamakailan ko lang din po siya sinagot. Pagbibigay alam ko naman dito. Are you living together? Tanong sa akin ni Papa. Opo, Papa. Recently lang po. Magalang ko sagot sa kanya. Drix, can I ask a favor? Can you allow me to stay here for a month? You can also stay here if you want. Tanong ni Papa kay Drix. Of course, Tito. No problem. Sagot naman ni Drix. How about you, anak? Payag ka ba? Tanong din ni Papa sa akin. Payag po ako, Papa, basta kasama ko si Drix pero baka next week na lang po kasi kasama ko po si inay sa kondo ko. Sagot naman niya sa kanya. Of course, Langga, sasamahan kita. Nakangiting sabi niya sa akin. Thank you, anak. Sad ni Papa, ngumiti ako bilang sagot sa kanya. Pagkatapos ng dinner ay nagstay muna kami ng ilang sandali. Sinabi ko rin kay Drix na huwag babanggitin ang tungkol sa pinagbubuntis ko. Past 10 na kami umuwi sa kondo. Madaling araw na pero hindi pa rin ako makatulog habang ang katabi ko tulog na. Hindi ako makapaniwala na kilala kong Papa ko at kapatid ko pa si Tricia. Langga, why are you still awake? Tanong sa akin ni Drix. Hindi ako makatulog. Sagot ko sa kanya. Why? Is something bothering you? Malambing na tanong sa akin. Wala naman. Hindi lang kasi ako makapaniwalang nangyayari to. Naalala mo ba noong napadpad ako sa Manila Bay? Yun yung araw na nakita kong Papa ko. Tapos ngayon nagkita kami, nalaman ko na kapatid ko si Tricia. Kwento ko sa kanya. Hindi ko pa kasi nasabing dahilan kung bakit ako nakarating sa Manila Bay. Now I understand kung bakit hindi mo nagawang sumagot sa mga tawag ko. Stop worrying too much. Makakasama yan sa inyo ni Baby. Ani niya sa akin. Baby, are you really sure na doon tayo magstay for a month? Tanong ko sa kanya. Of course, Langga. Sasamahan kita. Hindi ko na kayang malayo sa'yo. Sagot niya sa akin at niyakap ako. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil hindi talaga siya napilitan lang. Baby, schedule ko ng OB bukas. Gusto mo bang sumama? Tanong ko sa kanya. Really, Langga? Sasama ko? Siyempre. Kitang-kita ko sa mga mata niyang excited siya. Inaantok na ako, baby. Matulog na tayo. Humihikab na sabi ko sa kanya. I love you, Langga. Sleep ka na. Ani niya sa akin. I love you, baby. Ipinikit ko ng mga mata ko hanggang sa nakatulog ako. Ginising ako kinabukasan ni Drix ng alas 9 ng umaga. Meron pa akong time na mag-ayos ng sarili dahil 10:30 pa naman ang schedule ko. Nag-breakfast na muna kami bago pumunta doon. Pagkatapos namin mag-ayos ay nagpaalam na kami kay inay na aalis. Todo agapay siya sa akin habang naglalakad ako.
Akala mo naman ang laki ng tiyan ko para mag-alala siya. Pumasok na kami sa loob para sa ultrasound. Good morning, Doc. Bati ko sa kanya. Good morning to Mean. Wow, kasama na this time si Daddy at ang gwapo pala ng asawa mo, Mean. Teka lang, parang nakita na kita. Saglit na napaisip si Doktora. Chef ka ba? Kasi sa TV ata kita nakita. Tanong ni Doc kay Drix. Yes, Doc. I'm Chef Hendrix. You can call me Drix. Nice meeting you. Nakangiting sabi ni Drix kay Doc. Nice meeting you too, Drix. Ready ka na ba marinig ang heartbeat ng baby mo? Tanong naman ni Doc. Ready na, Doc? Tumatawang sagot niya kay Doktora. Okay, Mean, higa ka na. Let's check the baby. Utos niya sa akin. Humiga naman ako't nagsimula na si Doc habang si Drix ay nakatayo lang malapit sa akin. Narinig ko ulit ang heartbeat ni baby kaya masaya ako. Pero hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Did you hear the heartbeat of your baby, Chef? Tanong sa kanya ni Doc. Yes, Doc. Sagot naman ni Drix habang hilam ang luha sa mga mata niya. Wait, I found something. Sad bigla ni Doc. Ano po yun, Doc? Tanong ko dito. It's not only one heartbeat, but it's three. Po, three po as in three? Hindi makapaniwala ang tanong ko sa kanya. Let's check para makasigurado tayo. Aniya sa amin. Nilagyan na niya ng gel ang tiyan ko at pinatingin niya kami sa screen. Wow! They really three? Look at this! Hindi makapaniwalang sabi ni Doc, sabay turo kung saan ang babies. Langga, I'm super happy. We're having triplets. Umiiyak na sabi ni Drake sabay halik sa labi ko. Napangiti naman si Doc sa kanya. Wow naman, Chef, ang sipag mo. Tatlo ka agad. Pagbibiro sa kanya ni Doc. Siyempre, Doc, nag-overtime ako. Sinakyan din niya ang pagbibiro nito habang tumatawa. Ako naman ay hiyang-hiya, lalo pat. Ako nahiya dahil nagtanong pa to. Doc, pwede pa namin gawin yung ouch lang ga? Kinurot ko siya dahil nahiya ako. Oo naman, Chef, as long as hindi naiipit ang tummy ni Mean. Huwag mo lang pagurin lagi dahil bawal sa buntis ang sobrang mapagod. Okay, Doc, thank you. Ngiting tagumpay na sabi nito. Ako naman ay yumuko na lang dahil alam kong pulang-pulang pisngi ko ngayon. Drix POV. Nagtataka ako sa address na binigay sa akin ni Mean dahil bahay yun ni Latricia. Kahit na may hinala na ako, hindi na lang ako kumibo at hinayaan ko na siya mismong makaalam. Naging maayos naman ang dinner namin, kasama ang bago niyang pamilya. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil tanggap siya ng mami ni Tricia. Alam ko na hindi pa sila okay ni Tricia, pero siguro darating din ang araw na magkakasundo sila. Kinabukasan ay pumunta kami sa OB gynie niya. Maayos naman ang lahat at pauwi na kami galing sa check-up niya. Hindi ko inakalang triplets ang nasa loob niya. Hindi mabura-bura ang ngiti sa labi ko habang nagmamaneho ako. Hindi ako makapaniwalang tatlo kaagad ang magiging anak ko. Langga, sorry, but you need to resign na. Ayaw ko mapagod ka sa mga flights mo. Sabi ko sa kanya. Okay, baby, tinatapos ko na yung resignation letter ko. Sagot niya sa akin. Alam kong mahal niya ang trabaho niya pero mas mahalaga sa akin silang mag-iinak ko. Lumipas ang mga araw at ngayon ay ihahatid namin si Inay sa Iloilo. Wala ng trabaho si Mean at tuluyan na siyang umalis sa trabaho niya. Pagdating namin sa Iloilo, nagpaalam ako sa kanya na doon muna ako sa bahay matutulog ng ilang araw. Pumayag naman siya. May kailangan kasi akong gawin kaya hindi pwedeng doon ako sa kanila matulog. Isang linggo na kami dito sa Iloilo at nagtatampo na ito dahil bihira na lang daw akong pumunta sa kanila. Pinagbibintangan niya ako na may babae. Langga, sorry, hindi ako makakapunta dyan ngayon, sabi ko sa kanya. Alam mo, nakakainis ka na. Lagi ka na lang ganyan. Bahala ka nga sa buhay mo. Kung ayaw mo pumunta dito, idiwag. Nagagalit na sabi niya sa akin. Sabay patay ng tawag. Ang mga pinsan ko naman ay panaytawa sa akin. Tumigil na nga kayo. Mararanasan niyo din yan kapag may nabuntis kayo. Mga siraulo, sabi ko sa mga pinsan ko. Tumigil naman sila at pinagpatuloy na namin ang ginagawa namin. Hapon na kami natapos at mamayang madaling araw ay may gagawin kami. Umuwi na ako sa bahay para magpahinga dahil napagod ako. Namimiss ko na siya pero mas mahalaga kasi itong ginagawa ko ngayon. Mean's POV. Ilang araw na kami dito sa Iloilo at hindi ko kasama sa bahay si Drix. Sa totoo lang, namimiss ko na siya pero may trabaho daw kasi itong tinatapos. Bakit ka malungkot, anak? Tanong sa akin ni Inay. Kasi Inay, hindi na pumupunta si Drix dito. Panaytawag na lang siya.
baka bumalik na naman yun sa pagiging babaero niya. Nakangusong sabi ko kay inay, tumawa ng malakas si inay. Ewan ko sa yung bata ka, ngayon pa ba niya yung gagawin ni magkakaanak na kay tatlo pa? Sad naman sa akin ni inay. Malayo naman gusto niya yung sexy kasi pakaramdam ko tumataba na ako. Nakasimangot kong sabi kay inay. Busy lang yun, hindi kanya ipagpapalit dahil sobrang mahal ka niya. Piliin mo lagi magtiwala sa kanya anak. Seryosong sabi ni inay sa akin. Inay, okay lang po ba sa inyo na babalik na kami sa Manila ulit? Ayaw niyo po ba talagang sumama sa amin? Tanong ko kay inay. Mas gusto ko dito anak, mag-iingat ka palagi anak. Alagaan mo sarili mo doon sa bahay ng papa mo. Hindi naman ako nag-aalala dahil mabait naman ang papa mo siyempre. Kasama mo naman si Drix. Nakangiting sabi sa akin ni inay. Opo inay, salamat po. Sumapit ang gabit, maaga ako natulog pero nasa kalagitnaan ako ng pagtulog na may tumawag sa akin. Hello Ate Mian, sabi sa kabilang linya. Hello, sino to? Tanong ko sa tumawag. Si Carmen to ate. Papunta po ngayon dyan sa Leon para sunduin ka. Si Kuya Drix po kasi. May nangyari ba kay Drix at nasan siya? Kabadon tanong ko sa kanya. Nandito po siya sa bar ngayon ate at lasing na lasing po. Napaaway din po siya. Ayaw po kasi niyang umuwi ate, nagwawala po siya. Sambit ni Carmen. Napaisip ako, ano namang ginagawa niya doon? Bigla akong nainis, hindi siya pumupunta dito pero sa bar may time siyang pumunta. Pakitignan muna siya Carmen habang wala pa ako. Salamat. Sige po ate. Nagpalit ako ng damit ko dahil naka-90s pa ako. Sinuot ko na lang yung bestidang nakahangar sa cabinet ko. Hindi ko na napansin kung akin ba yun dahil ngayon ko lang to nakita. Sakto natapos akong magbihis ay dumating na si Leon. Sorry Mian kung naistorbo kong tulog mo. Nagwawala kasi to kaya wala akong choice. Kaya nasundo na kita. Ikaw lang ang alam kong makakatulong sa akin. Kwento sa akin ni Leon. Lagot yan sa akin. May time siyang pumunta sa bar pero sa akin wala't ang magaling ng gugulo pa doon. Inis na sabi ko. Relax Mian, buntis ka pa naman. Paalala niya sa akin. Relax ako ngayon Leon. Nakakuyom ang kamay ko na sabi. Bilisan mo na para makarating na tayo doon. Dagdag kong sabi sa kanya. Ang dilim ng paligid nang makarating kami sa bar. Hindi ko na malayan na wala na sa tabi ko si Leon. Sana man kaya yung nagpunta at iniwan talaga niya ako. Papasok sana ako sa bar pero sarado to. Nalilito na ako sa nangyayari. Bakit naman niya ako iniwan? Hoy Leon, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Sigaw ko sa kanya. Nagulat ako na may lasing na humawak sa akin. Nagpumiglas ako dahil inihilan niya ako. Pinaghampas ko na to pero hindi umubra. Kaya wala akong choice kung hindi sumigaw at tumingin na tulong. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ko. Ilang saglit pa ay may parating na lalaki at kilalang kilala ko to. Hindi ko maiwasang maalala ang nangyari 3 years ago. Sa mismong lugar na to kung saan una ko siyang nakita ng personal. Ito naman ang puso ko, sobrang bilis na naman ang tibok niya. Sinuntok niyang lalaki na tumba to. Kaya natakot naman ako't baka mamaya patay na to. Drix, tignan mo baka patay na yan? Tanong ko sa kanya. Muntikan ka na pero siya pa rin ang inaalala mo. Supladong sabi niya sa akin. Magre-react na sana ako nang nagsalita ulit to. Bakit hindi mo sinabing ikaw yung langga? Na ikaw nagbigay sa akin ng pechay? Tanong niya sa akin. Hindi naman kailangan yun baby at bakit ko naman gagawin yun? Tanong ko sa kanya. Dahil pinatibok mong puso ko langga, ikaw ang unang babae nagpatibok ng puso ng sobrang bilis. Hindi si Cassandra kung hindi ikaw. Pinagdamot ko pang pechay na binigay mo sa akin. Ilang ulit ko hiniling sana makita kita ulit pero tuwing madaling araw ay hindi ka na dumadaan dito. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko. Hindi ako gumagalaw sa kinatatayuan ko dahil nagsimula na akong umiyak. Ibig sabihin, naramdaman din niyang naramdaman ko sa unang pagkikita namin. Ang buong akala ko ako lang. Unti-unting lumiwanag ang paligid at kitang-kita kong gwapo niyang mukha na ngayon ay nakangiti sa akin. Wala na rin yung lalaking nakita ko kanina. Lumapit to sa akin. Langga, sorry kung hindi kita napansin kaagad. Sorry sa lahat ng mga nangyari noon. Hindi ako perfect langga, pero may screen na nagbukas sa padar ng bar ni Leon. Nandoon ang pictures namin, pati ng mga stolen shots na larawan ko'y nandoon. Nilingon ko siya at nakita ko nakaluhod na siya. Willing ka bang makasama ko habang buhay langga? Will you be my Mrs. Gomez? Nakangiting tanong niya sa akin. Ako naman hindi na matigil sa pag-iyak ko. Yes, baby. Super yes. Umiiyak nang umikiting sagot ko sa kanya.
Sinuot niya sa akin ang singsing at tinalikan ako sa lobby. Niyakap ko naman siya. Hindi ko inakalang gagawin niya to. Super special pa dahil sa lugar kung saan kami una nakita. Lumiwanag din ang kalangitan at may mga fireworks na hugis puso. Tinanggal kong pagkakayakap ko sa kanya nang maalala kong ginawa nila. Nilingon ko si Leon at Carmen na todo ngiti ngayon. Binaling kong tingin ko ulit kay Drix. Lagot ka talaga sa akin pag uwi natin sa bahay. Pagbabanta ko sa kanya. Langga, sorry na. Yun lang kasing naisip kong paraan eh. Sagot niya sa akin. Tch, tigilan mo ko. Hindi mo alam ang kaba ko kanina. Sira ulo ka. I love you, Langga. Tanging sagot niya sa akin. Ano kayang gagawin ni Trisha ng hindi si Dido na si Drix sa kapatid niyang si Mian? Ano ang gagawin ni Drix para makuha ng tuluyan si Mian? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.